ay magaharina, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinipo ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol. Si Simon na tinawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakitignan nga ang inyong katabi. Pakisabi sa inyong katabi, mahal ka ng Diyos. Sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito, narinig natin ang pangalan ng 12 apostol, ang kanilang misyon at ang pagsusugo sa kanila ni Jesus. Sila ay tinawag, binilinan at isinugo. Mga kapatid, ang bawat isa sa atin ay tinatawag din, binibilinan din at isinusugo din. Katulad ng pagiging isang magulang, binibigyan ninyo ng pangalan ang inyong mga anak, hindi lang dahil sa pagkakakilanlan, kundi dahil ito ay may kaakibat na misyon. Magandang halimbawa ang kapistahan ng mag-asawang sina Louie at Sally Martin. Sila ang mga magulang ni Santa Teresita ng Batang Jesus, na hindi lang naging obligasyon ang pagpapalaki sa kanilang mga anak, kundi naging misyon ni San Louie at Sally Martin na palakihin ang kanilang mga anak na malapit sa Diyos. Palakihin ang kanilang mga anak na may pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Kaya nga ang anak ni San Louie at Sally Martin ay naging mga madre. At ang isa ay si Santa Teresita ng Batang si Jesus. Mga kapatid, ito din ang tawag at paanyaya sa lahat ng mga magulang. Palakihin ang mga anak ng may pagmamahal sa Diyos. Tawag. At sa pagtawag, kailangan ng pagtugon. Sa pagtawag, kailangan na bukas sa tumatawag. Maraming nagbibingi-bingihan sa pagtawag ng Diyos. Kaya nga ang hamon sa bawat isa sa atin na naririto ngayon, tumugon sa tawag ng Diyos. Tawag ng Diyos na maging banal,
Tawag ng Diyos na magmahal. Tawag ng Diyos na maglingkod. Tinatawag ka ng Diyos, tutugon ka ba o magbibingi-bingihan ka lang? Ikalawa, may bilin. Hanapin ang nawawalang tupa. Iyan din ang paanyaya sa bawat isa sa atin. Bilang mga tagasunod ni Jesus, tayo ay inaatasan na akayin ang ating mga kapatid pabalik sa Kanya. Tayo ay may responsibilidad sa ating kapwa. Maging instrumento tayo ng Diyos upang ang ating mga kapatid na nawawala at naliligaw ng landas ay mapalapit kay Jesus. Ang bawat isa nawa sa atin na tinawag na sumunod sa mahal na poong Jesus sa Sareno ay tinatawag din na maging mabuting kapwa at maging instrumento upang ang ating kapwa ay mapalapit kay Jesus. Ikaw ay magiging daan upang ang ibang tao ay mapalapit at mapamahal kay Jesus, ang ating poong Nazareno. Ikatlo, paghahayo. Sa paghahayo sa atin, magandang bitbit natin si Jesus, hindi ang ating sarili. Hindi nakasentro sa ating sarili, kundi kay Jesus. Kaya nga sa paghahayo sa atin, dapat nakikita sa ating gawa, hindi lang sa ating salita, ang mga aral at turo ni Jesus. Mahalaga na ang bawat isa sa atin na naririto ngayon ay isinasabuhay ang mga aral at turo ni Jesus. Sapagkat kung tayo ay mga buhay na patotoo na ang Diyos ay pag-ibig, marami ang mapapalapit kay Jesus. Kung tayo ay magiging buhay na patotoo na ang Diyos ay maawain, ang Diyos ay mapagbigay, ang Diyos ay mapagpatawad, maraming mga nawawalang tupa ang magbabalik sa Diyos. Kaya nga ito ang pinakamalaking hamon sa bawat isa sa atin. Matutunan nawa natin na maisabuhay ang ating pananampalataya. Sapagkat una, tayo ay tinawag, tayo ay binibilinan, at tayo din ay isinusugo upang ang lahat ay mapabilang sa kaharian ng Diyos. Kaya mga kapatid, maging seryoso nawa tayo sa hamon na ito. At marami ang magbabalik loob sa Diyos kung tayo ay magiging mga buhay na patotoo. Kung nakikita sa ating mga salita at gawa ang ating pananampalataya. Hindi lang ang mga apostol ang tinawag, binilinan at hinahayo. Tayo na mga tagasunod din ng mahal na pong Jesus sa Sareno ay tinatawag, binibilinan at hinahayo. Kaya nga sa misang ito, idalangin natin na tayo, ang bawat isa sa atin, ay maging mga tapat na tagasunod ni Jesus. Isinasabuhay ang kanyang mga aral at turo upang maging buhay na patotoo na dakila ang pag-ibig ng Diyos. Upang nang sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Amen.